YBBM po, YBBM. Maniniwala ko na nilinisin niya yung pangalan, kaya pagbubuti niya pa sa mga nasa bansa, nilinisin niya yung pangalan nila na hanggang ngayon. Eh, yung mga kalaban, yung laging hinahami sa kanila, yung sinopokon, babaguhin niya na ngayon yun. Kaya nabigyan natin siya ng chance. Kung naniniwala ba kayo na magnanakaw sila? Hindi, kasi kung hindi ko siya boboto. Maniniwala akong hindi siya magnanakaw. Lahat naman nagnanakaw eh. Kaya lang malinis yung ginagawa nilang yung pagnanakaw, di ba? Nay, salamat po. Sir, pwede mo ako magtanong sa inyo? Oo, sige. YBBM po. Ha? YBBM. Ah, gusto ko magbago ang Pilipinas. Sawa na ako sa paghihirap. Gusto ko talaga magbago na. Kaya, supportado ko 100% sa BBM. Saka si Sara Duterte. Magnanakaw sila? Hindi! Hindi! Yung Pilipino, yun lahat ng 36 years dumubog na tayo dahil sa kanila. Buti na lang na ibangon yung tigong. Susunod, magpapangon, magpapunod na Pilipinas. Si Bibi Magsara! Walang iba! Ilang, salamat po. So, sir, ano ang mensahe mo kay Bongbong Marcos? Bongbong, mahal na mahal ka po namin. Mag-iingat po kayo, aking presidente. Mahal na mahal namin kayo. Yun lang po. Maraming salamat po, sir. Araw, yung si Marcos pa ng presidente, mahal daw 60 pesos. Ngayon, 120, minsan 180 pa. Yes. Sir, matanong ko ulit, sir. Anong nagawa ng mga dilawan sa bansang Pilipinas? Wala! As in, wala! Zero! 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 Pinahirapan ang madlang Pilipino. Yung mayayaman lang, ang lalong pinayaman. Yung mga maralita, wala. Puro kasinungalingan ang kanilang ginagawa. BBM, sana ikaw na. Wala nang iba. Mahal kita, BBM. Sir, ang sabi nila, wala daw nagawa sa bayan ng mga Marcoses. Hindi totoo yan. Hanggang ngayon, napapakinabangan nilang health center, ang SLEX, ILEX, Barlica Highway, lahat sa buong Pilipinas. San Juanico. San Juanico Bridge na ginagamit nila hanggang ngayon yung ILEX. Kung ayaw nila kay Bongbong, wag sila tumahan doon. Yun lang. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Sir, mensahe niyo sa mga kabataan na first time voters. Sa mga kabataan, sana magising na kayo. Ipoto ninyo ang magbabangon sa Pilipinas. Huwag na kayong maniwala sa mga paninira at sa mga panang mga dilawan. Hindi totoo yung kanilang mga sinasabi na magnanakaw. Walang magnanakaw. Sila ang nagnakaw. Nagnakaw ng karapatan ng mga Pilipino. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Darna, kamusta ang experience mo ngayong araw? Kamusta ang experience mo? Masaya na nakakatawa mo yan. Nakakatawa. Bakit si BBM ang sinusuportahan mo? Kailangan mahipalitan talaga ang si BBM kasi siya ang napakaunod sa Pilipinas. Wow! Maraming salamat. Tanong sa inyo, vlogger po. Ayan. Ma'am, bakit po si Bing Bongbong Marcos at Sarang inyong sinusuportahan? Support zone ako talaga. Tama pa niya. Kami po tanpina. Wala nang iba. Wala pa iba. BBM Sara. Talagang BBM Sara. Wow! Thank you po. BBM Sara. Thank you po. Spiderman, ano? Bakit si Bongbong Marcos ang sinusuportahan mo? Si Bongbong po kasi totoo, tunay talaga. Tsaka yung mga paninira, boss, alam mo naman, napanood natin, di ba? Pero kailangan mag-research tayo talaga. Lalo, yung mga nagawa ng tatay niya, ito, yung lupa dito sa amin. Marcos nagbigay nito. Kaya, tuloy yun, kay Bongbong. So, sir, ilang taon na po ba kayo, sir? Pwede malaman? Pa lang po. So, first time voters po kayo? Turning to 20 na po. Ayan. So, ang boto mo ay bibigyan mo kay Bongbong at Sara. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Kasi, awas. Naniniwala ka ba na magnanakaw ang Marcos? Ay, hindi po. Kasi, dati pa po, mayaman na sila. Gawa ng si Marcos ay ano ng Ilano. At dito, abogado siya ng Ilano, boss. Hindi na bayad sa kanya. Ay, siguro mga ginto. Wow. So, talaga nag-research po kayo, Spider-Man, no? Maraming salamat, Spider-Man. Mabuhay po kayo. Deadpool!
Pwede bang kita ma-interview kahit saglit lang? Sige po, pwede po. Bakit si BBM at Sarah ang sinusuportahan mo? Kasi alam po namin sila magpapangat ng Pilipinas. Dahil nung unang panahon, panahon ng lola ko, lagi sinasabi Marcos daw, napakaganda na pumalakad. Bago siya mamatay, sabi niya, disiplinado daw yung mga tao. Nung panahon ni Marcos, at si Marcos yung hero, hindi siya yung nanloko sa tao. Baligtad ang pagkakalam natin sa libro dati. Na, alam mo na, sino ang ano, pero mali pala, Marcos pala. So napaniwala at naling lang ka ng libro ng elementary at high school dati. Opo. Yan. So ikaw ba yung nag-research talaga about sa Marcoses? Opo, tsaka yun, may video. Hindi lang sinulat sa kamay. Totoong video at nakita natin na sila talaga. Hindi ka sa naniniwala na sulat lang. Gusto ko yung talagang may video. Ilang taon na kayo, Deadpool? Matagal na po, sir. Ilang taon na po kayo? 10 years na. Di po, ilang taon na kayo? Ilang taon na po kayo? KBBM. Opo, di po. 27 years old po. So talagang ang boto mo ngayon, ibigay mo kay BBM, Marcos talaga. Tsaka pamilya ko. Talagang Marcos talaga. Sir, anong Sir, anong panawagan niyo po sir sa mga kabataan? Sa mga kabataan diyan, suportahan na si BBM na sa ganoon, mas mapaganda yung kinabukasan ng bawat isa, lalo ni mga magiging anak natin. Kasi pagkakaroon ng magandang kinabukasan, wala nang rape, droga o ano pa man, pag si BBM upo at si Sarah. Yes, maraming salamat, idol. Ano kayo matanong, ma'am? Ma-interview lang po. Opo. Ma'am, bakit po talagang ganyan na lang kasulido ang suporta mo kay BBM, ma'am? Eh, bata pa lang ako pinag-islam ko na yung BBM. Marcos? Marcos talaga. Simula sa nuno namin. Ah, Marcos kayo. Hanggang sa amin. Taga saan po kayo, ma'am? Probinsya niyo? Baler Aurora. Ah, North Baler Aurora. Oo, dito sa part ng ano. So, ma'am. Ito ng Nueva Ecija. Ano po? Ano ba ang masabi mo patungkol kay BBM, ma'am? Totoo ba yung mga allegations sa kanya? Ano ba yung opinion mo doon? Actually, hindi ko naman yun alam. Siyempre, hindi ko naman yun kinagisnan na ganun yung ano niya. Basta ang alam ko, ang mga magulang ko, ang lolo ko, BBM talaga kami. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin nila, kahit sabihin nilang tanga kami o ano pa man, BBM talaga kami. BBM. Walang makapagpabago ng isip ninyo? Walang makakapagpabago. So talagang naniniwala po kayo na si BBM lang katangit-tangit nag-iisang makapagbago ng bansang Pilipinas? Oo naman. BBM. Ma'am, matanong ko lang, bakit hindi si Lenny Robredo? Kasi para sa babae, ano bang masabi mo sa kanya? And your personal opinion lang. Personal opinion. Kasi wala rin naman akong ano about sa kay Lenny. Wala kayo narinig sa kanya? Mga interview, wala. Sa mga balita? Wala. Kasi sinabi niya, she is the only one who can also lead the Philippine country, Philippines. So, wala. Wala talagang dating sa'yo si Lenny Robredo. So ano lang, sabi kasi niya, magnanakaw na si BBM, corrupt na si BBM, ano bang masabi nun, ma'am, sa sinabi ni... Yun, ano ko, lahat naman yan. Bumagawa siya lang yung napagbintangan eh, ano gagawin natin. Basta, solid kami. BBM talaga kami. Ma'am, kung sakali si BBM manalo ng sa pagkapangulo ng Pilipinas, anong misis mo sa kanya, ma'am? Siyempre, sayang-saya ako. Merong ano yung ano ko. Tsaka, talagang ano, alam mo ba yung pakiramdam ng parating sa tas na abangan mo, wala pa pala, iiyak ka. Yung iba yung feeling mo, kaninang umaga pa, talaga as in, andun ako. Hinabol ko dahil hindi raw dadaan dito. Hinabol mo sa doon? Oo, yun kaya ang hanag ganyan yung paa ko. Ayan. Dahil lang doon sa bulaklak na ibibigay ko sa kanya, Green Wow. Napilay-pilay ako, makuha lang niya yung bulaklak ko, okay na. Opo. Abangan niyo po, baka sakali po dadaan dito, ma'am.